Habang pahinga pa muna si Kai Soto sa kanyang makabuluhang NBL season, paunti-unti nang nagsilabasan ang mga artikulo tungkol sa pagkaka-interes sa kanya ng mga kilalang NBA teams sa paparating na NBA draft, lalo na ng isang historic franchise. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Lumipas na ang draft declaration deadline, ngunit wala man lang tayong narinig kay Kai Soto. Hindi na niya kasi kailangan mag-declare dahil automatic eligible na siya sa draft ngayong taon according sa rules ng NBA. Dahil sa US siya gumraduate ng high school, he is considered as an American prospect, and American prospects who played professionally internationally are automatically eligible for the draft. At ayon sa isang Californian blog site, isa sa mga nagnanais makuha si Kai Soto ay ang 2020 NBA champions Los Angeles Lakers. Walang draft picks ang Lakers sa paparating na draft, kaya sa undrafted market sila naghahanap ng talento na i-develop. Napaloob sa article na if ever maging undrafted si Kai, malaki ang chance na Lakers ang kukuha sa kanya. JaVale McGee was a key part in the Lakers 2020 championship, and ever since he left, wala nang masyadong nagiging lob threat para kay LeBron sa opensa at wala nang nagiging rim protector. With Kai Soto, he will have to earn his minutes sa Lakers, pero pwede siyang maging pamalit sa butas na iniwan ni McGee. Sa championship role ni JaVale, di naman niya kailangan mag-average ng monster numbers sa rebound. Ang kailangan niya lang ay maging available sa mga possible alley-oops ni LeBron at protektahan ang ring sa depensa. And I believe kaya din ito ni Kai Soto. With his developing outside game, he is a great complement to LeBron and AD. Pero sa tingin ko, di na to maaabutan ng Lakers sa undrafted market dahil most likely may kukuha kay Kai Soto sa second round. However, yung ibang mga prospects mas pinipiling maging undrafted para mas may freedom silang makapag-sign sa team na gusto nila, kagaya ni Austin Reeves. Kaya kayo mga idol, sa tingin nyo bagay ba si Kai Soto sa Lakers? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.